Sa pagkakataong ito, sa puntong ito, mga kaibigan, narito na sa ating hapag ng talastasan, ang ating espesyal na panauhin sa kauna-unahang pagkakataon, ma-e-eksklusibo din natin. Ang isa sa mga inidolo rin ng ating mga kabataan sa ngayon, ako'y excited masyado. Ikaw na nga magpakilala, Zarina. Excited ako, excited ako. Alright, Kap Francis, kasama natin ngayon live dito sa studio si USEC or Undersecretary Liza Dino ng Film Development Council of the Philippines. At ang pag-usapan natin ay ang pag-angat ng kalidad o industriya ng pelikulang Pilipino. Magandang umaga, USEC. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello. Hello. Thank you for inviting me. At nais ko lang dagdagan yung introduction ni Zarina. Si Undersecretary Liza Dino, mga kaibigan, ang napakaganda at bukod-tanging ningning ng kanyang amang si Martin Dino, Chairman si Sir Martin Dino. Good morning, sir. Good morning, he's Chairman watching, Dino. I'm sure. Mabuti pinayagan niyong makarating dito si Undersecretary Liza. At better half. Pakilala mo. And better half naman po sa chairman ng National Youth Commission, si Aiza Siguera. Good morning din po. How is the chairman? Tulog. Magdali na. Mabuti pinayagan ka mag-isa, nakatakas ka. Nako, grabe. Puyat na puyat yun kagabi because of the new directive of the president. They're trying to reorganize the commission. So, yan. He was supposed to leave today for Cambodia for a conference. Wow. Grabe na. Weird ng word. Kasi sanay kami umaalis, magkasama lagi. So, ngayon, kanya-kanya muna kayo. Ibang-iba na. Ibig sabihin, galit-galit muna kayo sa kanyang mga aktibidades ninyo, official functions. Yeah. Pero ano, na-schedule namin siya last week, ano, pero it's been very, very busy. Yeah. Hindi siya nakapunta. It's a good thing. Narito ka naman sa amin ngayon. Of course, of course. Now, unang bulusok ng mga tanong. Bulusok? Nakaka-pressure yung bulusok. Medyo siguwada na lang muna. Okay. Siguwada muna ng bulusok. Okay, Undersecretary Dino, ano ang napoproject mo ngayong magiging napakalaking challenge sa inyo dito sa Film Development Council of the Philippines? I think it's bridging the gap between our local film industry and our audience. Kasi nag-umpisa tayo, nagkaroon ng resurgence ng mga magagandang pelikula ng Pilipino. For a while, medyo mga maraming hindi gumawa ng pelikula. But since umangat ang indie, ang dami-dami nag-start gumawa ng mga pelikula, ng mga kwentong gusto nila. Kaso ang nangyari, hindi nakakasabay ang mga tao kasi hindi natin nasabayan ng audience development. Okay. And I think that's very important. And because of that, ang daming kinakaharap na issues ngayon ng ating mga filmmakers, ng ating film community, with regard to creating the audience in the films that they make. So, halimbawa, katulad ng mga nakinakaharap natin mga issues sa mga sinehan, na nagpa-first day, last day sila, napu-pull out sila, dahil nga hindi ganun karami ang mga nanonood. Pero sa ngayon, siguro inobserbahan mo rin, ito bang mga type na mga pelikulang na ipoproduce ng ating mga production outfit ngayon na ikangay parang nakasentro lang sa iisang tema. How do you assess this? Kasi parang nakikita ko, bagamat ibang-ibang istorya, pero ultimately, ang pinaka-climax about drugs. Mm-hmm. Pinaka-climax about drugs, about syndicates, about... parang yun na lang iisang tipo. How do you look at it? Well, actually, yun nga, yun ang nakikita natin. Pero napakaraming kwento na iba't iba ang tema na pinapakita na hindi lang napapalabas at hindi lang natin napapanood. Okay. So I think yun ang kailangan nating ilabas at i-share sa ating mga manonood na Pilipino na hindi lang tungkol sa drugs or hindi lang tungkol sa relationships ang mga kwento na tinatalakay ng iba't ibang pelikula, kundi bagay na sumasalamin sa ating kultura, tradisyon ng iba't ibang rehiyon, at mga pang-araw-araw na problema na kinakaharap ng mga iba't ibang klaseng individual. So naniniwala ka, USEC Liza, with you there as a Film Development Council, you will do lots of re-engineering, re-fine-tuning, at rehashing ng ating mga filmmakers. I'm one of them. I'm an actress. So talagang pinagdaanan ko na nagsimula ako sa extra hanggang sa
naging mainstream, nagdouble ako into mainstream films, and then naging indie actress ako. So, pero hindi ka naging kontrabida. Naging kontrabida ako sa soap opera. I think, I hope that my experience, malaki ang maya ambag para mabigyan ko at matugunan ko ang mga pangangailangan, hindi lang ng mga filmmakers, kundi ng buong industriya. Okay, Jarine. Ka Francis, si Yusek Liza is award-winning actress. Mm-hmm. I-recognize lang natin. Uh-huh. Nakatanggap siya ng Ani ng Dangal Award. Oh. With international recognitions, Ka Francis. So, hindi, huwag mong maliitin. Nothing maliitin, di ba? Na si Ma'am Liza ang na-appoint. Maraming hindi nakakala. Ang daming, akala lang nila, Liza Dinho is Liza Dinho lang. Just like that. Beauty queen. Beauty queen. Isang beauty queen po ito, ha? Tandaan ninyo. Kaya nga, bukod tinatanging, kumbaga, anak ko, talagang mutyang-mutya ni Chairman Dinho ito. Makakala nyo. So ngayon, tanungin natin si Ma'am Yusek Liza, parang ano yung masasabi mo sa mga critics, bashers na laging nababato sa'yo ngayon? Well, honestly, hindi ko sila masisisi. Kasi pag hindi mo naman kilala ang tao, it's so quick to judge. That's sad. Nakakalungkot yun. Pero siguro, daanin na lang natin sa trabaho. And yes. I would like to think that I have the respect of my peers. And that's more important. Kasi itong ginagalawan naming industriya, napakaliit lang. At alam nila na ang puso ko at ang buong pagkatao ko ngayon at lahat ng energy ko ngayon ay nasa pagtulong at yung vision ko to really be able to help our community, our film community. Mm-hmm. Okay, meron tayong text dito, Zarina. Madagdag ko lang ka, Francis. Si Yusek, inopen niya yung social media sa mga sa suggestions. Yes, marami ka bang natanggap? Nako, grabe. Napaka, parang, alam mo yung parang nag-open ako ng Pandora's box, tapos lahat sila, you know, ang dami nilang suggestions. Mm-hmm. Yes. I even opened up a hotline directly to me. It's called Madam Chair. Sila gumawa na Madam Chair at fdcp.ph para matugunan ko yung mga talagang individual questions, individual suggestions nila, and we can take it up on a top level. Kumbaga, makagawa kami ng mga policies to address that. Ang daming suggestions, especially on protectionist policies para sa mga sa film community natin. Pero Undersecretary, bago ko paraanin itong tanong nito, do you have any inkling just before President Rodrigo Duterte appointed you in this position? We have been consulting with the arts and culture community. Talagang kumukuha kami ng mga suhestyon para sa isang malawakang arts and culture agenda na ipipresent namin sa presidente. Yun lang ang dapat na gagawin namin. Pero syempre, nandun yung ang kulit-kulit namin, nandun kami lagi, right, nag-aabang kami. Nag-aantay kami ng courtesy call. Siguro nakulitan sa amin yung yung PM, yung presidential management. Ano ba? Gusto nyo ba? I mean, the president wants to work with people that he can trust and people na alam niyang nandyan para tumulong. So, initially, syempre, hindi naman talaga namin linya to. Pero when the opportunity came and alam namin na alam kong kung talagang mas makakatulong kami in a level na talagang mas magkakaroon ng impact ito, then we said, remember, nag-apply kami. Remember, Undersecretary, opportunity knock but once. Mm-hmm. Ayan, kaya yun din yun actually, kailan pa ulit, di ba? Oo, at saka anong feeling mo nung bigla kang itinuro ni President Duterte to be in this office? Di talaga. Hindi ako paniwala. Nagpunta together ako sa office the chairman. Na. Together with Aisha. Huh? Yeah. Sabay kayong in-appoint, hindi ba? Nauna siya ng isang araw. Okay, ito yung tanong, Zarina. Yes, ito. Kasama daw po ba ang mga potential scriptwriters and filmmakers sa mga progressive actions of the Film Development Council of the Philippines mula kay Raymond of Cubao? And I want to connect it sa plano ni Ma'am Liza, ni Yusek, na isang summit. Yes. Para sa lahat. Well, the summit is basically to include everyone para magkaroon ng isang film development plan. Since we are film development at kailangan tutukan siya. I hope that in this film summit, ma-address namin ang lahat ng sektor. As for the scriptwriters,
bawat isang membro ng film community ay napaka-importante para gumawa ng isang pelikula, and I really see this as a collaborative art. We plan to have programs, workshops, seminars all over the country for a whole year. It's going to be a year-round program na umiikot sa iba't ibang cinematheques ng ating bansa. So yan ang talagang ginagawa namin ngayon at nagtatap kami ng mga direktor at mga kasamahan sa industriya na pwedeng magbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan. Where do you hold your office? Sa TM Calao, sa Manila. Oh. It's the new office of FDCP. It's the old Instituto Cervantes. Ah, okay. Yeah. Okay. Okay, may text tayo dito. Malaki po ang challenge sa inyo dahil marami na po ayaw mag-produce gawa ng piracy. Yes. Marvin ng Roja City. Yes. Your reaction? We are... Honestly, hiwalat ito sa mandato ng aming ng Film Development Council of the Philippines, pero naniniwala ako na nasa mandato namin ang makipagtrabaho sa mga iba't ibang ahensya para matugunan namin ang pangkalahat ng pangangailangan ng film industry. So, nag-set kami ng meeting with the Optical Media Board, yes. Hoping to reach out with the Anti-Piracy Council para mapag-usapan namin at mapag-diskusyon na namin kung paano namin masusolusyonan ng problema ito. Okay. Ako, isa lang din ang concern ko. Yung sa mga director, di ba nitong nakaraan may mga pumanaw dahil sa workload talaga yung trabaho nila? I mean, ano yung take mo doon? Ang unang-unang problema na dapat natin sagutin ay industriya ba kami? Kasi we call ourselves film industry. But under DOLE, hindi kami industriya. Kasi ang mga workers, ang film workers, and I'm sure pati ang mga taga-broadcast media, we are considered as entertainers. Yun ang umpisa. So wala tayong benepisyo, hindi tayo pwede mag-union, hindi tayo pwedeng magkaroon ng protection sa welfare, even our tax bracket, hindi naka-segmentize. So it's hard to assert these clauses, working conditions, working hours, abuses, kung hindi tayo maka-classify as an industry. So yan ang unang-una namin gagawin. Hopefully, kasi right now we're still preparing for this policy, and sana makaharap namin, maka-meeting namin ang DOLE, Secretary Bello. And I'm sure he's going to be very cooperative. He's very open to that. And open to that, yes. Pero at saka ako, isa pang tinitingnan ko dito, yung na-exploit na mga kabataan. Yes. Isa pa yan. Bata pa. Well, maganda yung sumisikat bata pa, no? Pero kung sobra naman yung exploitation, hindi na rin maganda para sa isang bata. May directive ang DOLE. May department order silang nirelease para protection na ng mga bata. Hindi sila pwede, they can't go beyond 8 hours. Can't go beyond 8 o'clock, I think. So, yun, in that aspect, may mga nilalabas naman na DO ang ating DOLE. So ako, in whatever way and kung anong kapasidad pwedeng makatulong ang ating mga ibang ahensya para mabigyan ng solusyon itong mga problema ng mga workers natin, bakit hindi? Okay. Malupit itong tanong na ito. Yusek, pwede po ba drug testing sa industriya, Rosalyn Nunoz ng Makati? Dapat. Dapat. Kasi kung lahat ginagawa ng drug testing, bakit hindi? Bakit kailangan i-exclude ang industriya? Bakit may exemption? Ano? Dapat lahat. But okay. Do you agree na ilabas agad yung pangalan nila or i-keep muna? It was the president's prerogative to do that. So I don't think it should exclude anyone. All right. Kasi... Diyan mag-uumpisa na bakit ito, ganito, bakit ganyan ang rule dito, bakit dito hindi, merong selective process. I don't think that's fair. It's going to cause a lot of instability dun sa... Because the law applies to all. Or none at all. Di ba? That's true. We're all for fairness. Yes. Para walang nagseselos na sektor, hindi ba? Lahat tayo, kahit na tayong mga nasa gobyerno, pag sinabing drug, lahat tayo, walang exemption doon. Hindi pwede yun. Okay, may bayad po ba ang pag-attend sa workshop? Thanks, from Gerard ng Pasig. Wala. Okay. kasi right now, naniniwala kami na ang responsibilidad namin ngayon ay linangin muna yung talagang nandyan sa mga iba't ibang komunidad. So, syempre, wala namang lahat pera para magbayad dito. So, siguro pag mga masters, pwede siguro. Pero yung mga introductory classes on film and filmmaking, acting,
No, I don't think that's going to be walang workshop fee na mangyayari. So, abangan niyo kasi talagang iikot kami sa mga cinematechs. And I'm sorry kung talagang magko-concentrate kami dun sa limang cinematech all over the Philippines kasi wala, kulang pa eh. Dadagdagan pa natin yan in the next 3 years. Mm-hmm. Talaga lalabas sila sa Metro Manila. Tutuunan nila. Iloilo, Baguio, Davao, Zamboanga, and Manila. Yan yung lima na cinematex natin all over the lang, Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Yes, meron naman. At abangan niyo, makikita niyo si Undersecretary Lisa diyan. At nakakatuwa ang tulong ng mga kasama natin sa industriya, ang DGPI, Directors Guild of the Philippines, ang Cinematographers of the Philippines, mga artista natin, lahat sila gustong excited na silang tumulong at maging at makapag-share ng kanilang mga kaalaman. So at sana abangan naman, ninyo. Magkaroon din sana ng puwang Undersecretary Lisa na tignan din natin yung mga nakapag-ambag na the best years of their life in their industry. Oh yes. Ako, it's my dream to provide welfare. Sana yun magkaroon tayo ng artist welfare sa mga respetado natin mga veteranong artista na ngayon ay, you know, nanghihingi ng tulong. Mm-hmm. And yung isa, just passed ito away. Ito lang, yes. Si Ma'am Lilia Contapay. She died na, you know, asking for help. Yes. And of course, yung recently din si Sir Dick Israel, yes, di ba? Mm-hmm. So sana ito, ito nga, first ang dami nila na who have contributed the best years. Yes. Well, hindi ba sa ikaangat ng Filipino film industry, pero asan sila ngayon? Parang nagmamakaawa. Andiyan ang MOWEL Fund, but of course, they can only do so much because they're a private institution. Limited. Institute. Very limited din. So, kailangan magtulong-tulong ang talaga. Ang maganda talaga, gawing industry agad eh. Yes. Yung talaga pinakasimula. That's the key. Total, tinatawag nilang film industry. Mm-hmm. Oo nga, di ba? Na natin. Sinong taong hindi parte ang pelikula sa buhay nila, di ba? Yan ang ano natin. Either correct, it's an escape or a way for us to find entertainment or makahanap ng meaning, yes, sa buhay. Yes, yes. Pelikula ay parte ng buhay ng Pilipino. So kailangan tumbigyan ng kaukulang respeto at atensyon. Marami na may gusto ng change sa movie. Ito na, change is coming na. Okay, so before totally winding you, Sec Lisa, your final message sa ating sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, trabaho po tayo. Huwag kayo po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matulungan po at mabigyan ng kaukulang atensyon ng ating industriya. Sana po, let's all work towards a positive Philippines at huwag po tayong tama na po ang negative. Let's all work together. Dahil kung hindi po magtatrabaho ang isa, hindi po talaga aangat yung kabila. So it's all about unity and respecting diversity. Pwede pa ba kami sa film? Si Ka Francis, yan. Pwede. Workshop. Iwo-workshop ka namin. Joke lang. Actor, sir. Ito si Sarina pwede at her age right now. Oo nga. Pwede yan. Ayan ang si La Porcelana yan. No? Bigyan mo ng pelikula, La Porcelana. Ah, ganun, ikaw. Okay. At mga kaibigan, pinasasalamatan po natin ng ating buting Undersecretary Lisa Dino sa kanyang panahon at pagdalaw sa Radio Vision. More power, ma'am! Thank you. Ayan. God bless. Okay.